What's up mga katams? Welcome po kayo sa vlog ko. So today's video po, ayan. So napag-isipan po natin na magluluto tayo ng food na sa galing po sa saging, ayan. So instead na po ano, ito po yung gamitin nating putahe for today. Yun mga katams, start po tayo mag-cook. Sana magustuhan nyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, hope you subscribe mga katams, ayan. So, let's go. Sa pagluluto, kailangan natin ng mga ingredients na tulad ng, siyempre, kailangan natin ng tanglad. So, meron tayong ingredients na tanglad. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo. And, yung pinaka-main ingredients namin dito sa pagluluto ng gulay na to is yung pamapa. So, sa Muslim, ayan, sa amin pamapa. Baga na andito na lahat ng ingredients na pwede natin gamitin. Like, meron na siyang onion, meron na siyang luyang dilaw, luya, mga ganon, may mga garlic na rin siya na andyan na, baga all in one na siya na andyan. So kailangan din natin sa pagigisa, kailangan din natin ng onions, garlic, tsaka ito yun. So kailangan din natin ng black pepper, ito yung paminta, tsaka kailangan din natin ng sili haba. Of course, kailangan din natin ng seasoning like sugar. So depende po sa inyo kung gusto niyo nang mag-add ng sugar sa ginataang saging, ayan. And siyempre meron tayong salt dito, asin at mantika. Yan ang ating cream. Ito yung galing sa fresh coconut po, yung fresh na gata ng niyog po. Yan po yung gamitin natin. Of course, yung ating yung pinaka ano na is yung saging na chop na siya kaagad, ayan. So mamaya lulutuin natin mga katams, hope you like it, and titikman din natin kung paano kasarap. What's up mga katams, ayan, today's video po ay magluluto tayo ng ginataang saging. Ito po yung sa amin na yung gulay namin dito sa bukid. Ayan. So, ginataang saging. So, mag-start tayo magluluto. So, ito. So, nice. Para di tayo nag-gisa nito mga katams. So, unahin natin yung oil. Konting oil lang. Para lang masutay natin yung ano, yung ating sibuyas at bawang. Siyempre, nandito na rin. So, okay na po, mainit na yung ating mantika, ilaglag natin yung sibuyas at bawang. So, mga katams, pinagsabay ko na para, ano, medyo, baka maano yung, yan. So, hintayin lang natin medyo masatay, medyo mag-golden brown yung ating sibuyas at bawang. And then, yan. Add natin yung ating, ano, pampalasa pa na, ano, yes, ulam. Dapat, ayan. I-add natin yung, sabi kasi mga katams, inuuna ko yung ano, yung gata ng niyog. Para, ano, hindi siya ano, para maluto muna yung gata. Para. So, i-add natin yung chili. Para maanghang, kaya kayo paglaban. Of course, i-add din natin yung paminta. Ayan. Ayan natin yan. So, haluin lang natin, ikutin lang natin yung ating na-add na dito para manood siya. Parang ikaw, iniikot-ikot ka lang. Pero iniiwan ka pa rin. Pinaikot-ikot ka lang. Pero iniwan. So ayan mga katams, nag-boiled na ating ano, so pwede natin i-add yung tanglad. Of course, lima wala yung tanglad para yung aroma. Parang ikaw, kailangan ng aroma para hindi ka iwan.
So add natin ngayon yung pinakamin natin. Ito yung sinap na saging. Ayan. Sa mga kapwa natin mamuslim dyan, ito ano to, utan saging. Kung yata unan be, itong mga kapatid natin mga Christian, ayan. Kung di nyo po alam na pwede palang gulayin yung saging sa ating mga dito tulad dito sa bukid, marami may ma-farm ka. And then yun, wala kang mga pwedeng maisip na ulam. Ayan, pwedeng pwede siya. So yun, hihintayin natin kumulo para ma-add natin yung the rest. So ayun, ito yung sinasabi ko yung pamapatawag sa amin. And sa mga kapatid at mga Muslim, baka alam nyo yan. So ito yung baga all-in-one na andito na lahat na pwede mong ano, kahit no need na mag-use ng salt. Pero ako siyempre nag-use pa lang ng salt tsaka ng ano, ng konting asukal, balance, para balance lang. So ito palang spices na to is spicy pala to siya. So yan, sa mga gustong ano yan, comment down below lang kung anong klase to siya pa. At least yun, pag ano, gusto nyong magluto sa bahay nyo. Ayan. Hintay, hintay. So iche-check natin kung kumulo na yung ating niluto. Para at least yung the rest na spices nya, yung tulad ng pamapa. Ayan. Ma-add natin dyan. So, ayan mga katams, kumukulo na siya. So pwede natin i-add yung yan. Sarap. Pwede natin i-add yung ating spices tulad nito, yung pamapa. Add natin, buhos natin lahat para mas masarap. Parang siya masarap. So ikot-ikotin natin ulit. Pinapaikot-ikot lang natin yan. Ayan. So hihintay lang tayo ng like siguro mga 20 minutes. So i-add natin yung ating pritong isda at yung daing para mas sumarap. Ayan. At mag-add tayo ng konting salt. Add salt. Ayan. So yun mga katams, add natin kunting sugar at update ko kayo pagluto na. After 20 minutes, ayan, luto na po ang ating ginataang saging. Kumbaga tawag sa amin, utan saging. So medyo paininin na natin. Katams, may nakuha kayong kaalaman na ang saging pala is mas marami pang pwede natin gawin. Like pwede pala natin gulayin na hindi yung alam lang natin sa for banana queue, ganon. So loy, daddy hatiya binuhat lawok, bungya lulawok to. Na ngadod ako saging to ni Ding Lumabi lawak na ya kung ating utan saging. Ayan, so tara kain tayo. So ito na yung ating lunch. So thank you for watching po, sana po nagustuhan nila. Tikman mo natin yung ating luto. Sarap. Papa, nagdaan papa si Abel. Sa mga gustong itry, try nyo. So kung wala naman kayong like yung pamapa, ayun, kung meron kayong like yung nyog na kinudkod, nyog na kinudkod. Ayun. So, kain. So, thank you for watching po. Sana po nagustuhan nila. Kain tayo. Bye-bye.